Magandang araw mga bata. Ang ating asignatura ngayon ay musika. Tayo ay napapaloob sa unang markahan. Sa ikalawang module na tayo mga bata. Alamin natin. Nauugnay ang visual na tunog o sounds at pahinga o silence gamit ang quarter note, beam eighth note at quarter rest sa rhythmic pattern. Balikan natin. Pakinggan muna natin ang awitin ni Eduardo P. De Leon at Felipe De Leon na My Handkerchief. My handkerchief is clean and white. I'm needed morning, noon and night. Come use the handkerchief today and give the dirty germs away. My handkerchief is clean and white. I'm needed morning, noon and night. Come use the handkerchief today and give the dirty germs away. Sinabayan nyo ba ang kanta mga bata? Kung ganun, magaling! Tuklasin natin. Alam nyo ba na maaari din natin pagsamahin ang mga tunog upang makabuo ng isang rhythmic pattern? Ito ay ang kombinasyon ng mga tunog na naririnig at di naririnig na may pareho o magkaibang tunog. Mga bata, alin sa dalawang simbolo ang kumakatawan sa tunog? At sa pahinga? Ito ang simbolong kumakatawan sa tunog. At ito naman ang kumakatawan sa pahinga. Mga bata, gawin natin ito. Ipalakpak ang kamay kung ang panandang guhit ang simbolo at ibuka naman ang kamay kung pahinga. Sundan ang galaw ng kamay na nasa ibaba ng ating rhythmic pattern. Halina't ating simulan. Ngayon, gawin naman natin itong isa. Gawin ang sumusunod. Bigkasin ang syllables. Ta, 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 ta. Ipalakpak ang pattern. Sunod ay ipadyak ang pattern. Damahin ang pattern. Mga bata, dahil alam nyo na gawin yung rhythmic pattern, gawin natin ito na mayroong kombinasyon. Ta, ta. Ta. Mahusay mga bata, ngayon naman gawin natin ito. Ipalakpak ang rhythmic pattern. Pansinin ang quarter rest na nakalagay dito. Mahusay mga bata, palaging tandaan na ang sagisag na ito ay kumakatawan sa pulso ng tunog na naririnig, samantalang ang sagisag na ito o quarter rest ay pulsong hindi naririnig, subalit nadarama at tumatanggap ng kaukulang bilang ng kumpas. Tumitigil tayo sa pag-awit o pagtugtog kapag nakita natin ang sagisag na ito hanggang matapos ang kanyang kumpas. Maaari din natin gamitin ang quarter note, beam eighth note, at quarter rest sa rhythmic pattern upang maisagawa ang kilos at kumpas. Narito ang pananda ng quarter note. Ang katumbas na beat ng quarter note ay isang tunog sa isang beat. Ang syllable nito ay ta. At ito naman ang beam eighth note.
Ang katumbas na beat nito ay dalawang tunog sa isang beat. Ang syllable nito ay T or TT. Ito naman ang quarter rest, walang tunog sa isang beat. Ang kanyang syllable ay S. Ipalakpak o ipadama ang rhythm ng larawan. Bigkasin ang katumbas na silaba. Ta, TT. Mga bata, sabayan niyo ako. Ipalakpak natin ayon sa katumbas na bilang nito. Sundan ang galaw ng kamay na nasa ibaba. Ngayon, ikaw naman. Mahusay mga bata. Payahin natin. Mga bata, kumuha ng papel at lapis at isulat ang tamang sagot. Maaaring i-pause yung video upang masagutan ng wasto ang mga tanong. Piliin at isulat ang titik ng tamang sagot. Una, alin sa mga sumusunod ang simbolo ng quarter note? Ilang beat ang katumbas ng eighth note? Alin sa mga sumusunod ang simbolo ng pahinga? Alin sa mga sumusunod ang simbolo ng eighth note? Alin sa mga sumusunod ang syllable ng quarter rest? Sagutan mo ba ng wasto ang mga tanong? Kung ganun, magaling. Kung hindi naman, huwag mag-alala. Ang mahalaga ay may natutunan ka. Hanggang sa muli, paalam!